naman ng pride, ng self-confidence, ng mismong pagkatao ng bata niya. So I think he'll be against it, na to the point na ituturing niya yan as crime. Kagaya nung tinuturing ng mga sinado, ng mga mababatas sa panahon na yun. Sa tingin ko kasi, ano siya eh, parang part siya ng nationalism na pagmamahal. Hindi lang sa buong society, hindi sa individual na bumubuo nun. Sa tingin ko kasi sa bataan, they would parang, sila yung bumubuo ng future, sila yung future president, sila yung future teacher. So degrading them to bullying means parang ini-stop mo kung ano yung pwedeng great na magawa nila in the near future. So sa tingin ka talaga, hindi siya agidol. Baka labanan niya pa yun, ayun. What would Rizal think? Ang topic po is bullying. Tingin ko ha, kung based sa panahon ng Dr. Mateta, bullying kasi hindi naman siya positive in nature eh. Hindi siya positive in effect. Lower bullying, kasi negative na talaga siya. So, hindi rin natin siya pwedeng sabihin na joke lang siya, just for fun, or biro-biro lang. Kasi hindi naman lahat ng tao yung kaya niya sa criticism. Hindi lahat ng tao hayang i-adapt kung ano yung nagiging, kung ano yung uso, kung ano yung joke. Kasi individual differences, individual behavior, attitude. Then hindi natin tensya kung hanggang saan yung kaya nilang i-accept, hanggang saan yung kaya nilang i-adapt about sa changes ng behavior, sa mga joke, sa mga criticism. So I think, kasi yung time para inito natin yung iba't ibang uri ng bullying, mapa personal, mapa cyber bullying, o kung iba pang sa iba pang bagay na basta makasakay tayo ng kapwa natin. Kasi kung tayo man lalagyan natin sa position nila, baka ikaw hayo mo, baka ikaw kaya mo i-access, pero yung isipin na kaya rin nila. No? So kung ikaw, may mga pero tandaan natin na may limit ka rin. May limit ka rin kung saan maiinis ka rin, makasal ka rin, siguro hindi lang rin nahuhuli. Pero baka kapag nahuli mo rin ang inis mo yung sigon mo, tapos pati ito ka ayaw ka rin. Keep me partying till the AM.